day po. Ako po si Romy De Guzman, ang kasalukuyang pangkalahatang kaliin ng kababahan Bagong Barrio, Caloocan. Kung may sa state of the nation ngayon, ang aking opinion ay dapat isiwalat ang katotohanan na gaganap sa ating bayan, lalo na sa panahon ng pandemic. Pinabanggit ng Pangulong Duterte na ang pangunahing problema ng bansa ay paano malalabanan ang COVID-19 sa kanyang salita. Pero sa gawa, binuo ang makinarya na harap sa paglaban ng COVID-19 na halos lahat ay mula sa militar. Kaya parang nasa military junta ang namumuno sa ating bansa. Ang malaking pondo ay inilaan sa pangangailangan ng mga militar at police intelligence fund. Sa kabila na maliit na pondo ang inilaan sa pangkalusugan, kung may infrastructure, ang mga pangunahin na kinabang ay mga cronies o mga malalapit na kaibigan at supporter ni Duterte. Suma, palpak ang pamumuno ni Pangulong Duterte. Pagkatapos ng 5 taon ni Duterte, ang aming pagsusuri sa sitwasyon ng aming sektor ay nananatili pa rin ng walang kasiguruhan sa trabaho dahil sa batas kontraktualisasyon. Malaking bilang pa rin ang walang sarili o kasiguruhan sa paninira. Lalong lumala ang kahirapan at kasalatan ng masustansyang pagkain na vulnerable ng gapuan ng mga sakit. Sa aming palagay, ang dapat bigyan pansin ng Pangulo sa kanyang huling SONA ng mga programa para sa aming sektor ay mga sumusunod. Ipawalang bisa ang batas kontraktualisasyon. Gawing regular ang mga manggagawa. Isabatas ang National Minimum Wage Law. Bawasan ang budget sa APPNP at dagdagan ang budget sa kalusugan at sa edukasyon. Sa paglaban sa COVID-19, buuin ang mga espesyalistang doktor at mga scientists na may kakayahang suriin at lapatan ng tamang lunas sa paglaban ng COVID-19 at iba pang problemang pangkalusugan. Gawing pambansang industrialisasyon ng ating bayan. Ipatupad ang tunay na reformang agraryo sa kanayon. Ang mas mahalagang prioridad para sa aming sektor kung saan dapat tumulong ang gobyerno ay bigyan ng hanap buhay mga walang trabaho at ipawalang bisa ang kontraktualisasyon. Kasiguruhan sa paninirahan sa mga walang sariling tahan. Ako'y naniniwala ang lahat ng problema may solusyon at ito'y magagawa sa pagkakaisa pagtutulungan ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat na binigay niyo po ako ng pagkakataon na may lahat ang aking sariling opinion. Mabuhay po tayong lahat.